Ito ang part 1 video ng ating series na kung saan pag-uusapan natin kung sino ang mga posibleng NBA players na maglalaro sa tatlong bansa na makakalaban ng Gilas Pilipinas sa FIBA World Cup sa darating na August. Ang una nating pag-uusapan ang ranked number 41 na Angola. Huling nagkaharap ang Gilas at Angola noong 2019 FIBA World Cup sa China. Sa matchup ng Angola at Gilas, makikitang dehado ang Angola kung ikukumpara sa total loss margin sa last 2 games nila kontra sa Italy at Serbia. Ang Angola may -77, samantalang ang Gilas merong -105 total loss margin. Pero kung pagbabasihan ng world ranking, nakakaangat ng Pilipinas. Ranked 31 ang Gilas, samantalang ranked 39 ang Angola. Ang dalawang team ay nagkaharap noong September 4, 2019 na kung saan last game for both teams at same team having a 0-2 win-loss record. Kaya importante sa dalawang bansa na manalo sa last game nila sa World Cup. Hindi ko na idedetalye pa ang laban. Nagtapos ang game via overtime 81-84. Panalo ang Angola. Kahit walang NBA players noon ang Angola at mas mataas ang ranking ng Gilas on papers ay na-overcome nila ang victory. Ngayon, pag-uusapan naman natin kung meron nga bang NBA player na maglalaro sa Angola sa darating na World Cup. Merong isang NBA player na posibleng maglaro sa kanila. Ito ang 34th overall pick ng 2019 NBA draft na si Bruno Fernando. Si Fernando ang kauna-unahang Angolan player na na-draft sa NBA. Pinili ito ng Philadelphia 76ers. Pero kalaunan ay na-trade ito sa Atlanta Hawks. Sa kanyang first season, nakapaglaro ito sa Atlanta ng 56 games, averaging 4 points at 3.5 rebounds a game. After ng dalawang season sa Atlanta, napunta naman ito sa team ng Boston Celtics, na kung saan hindi ito masyadong nabibigyan ng playing time. At nakapaglaro lang ng 20 games, averaging almost 3 minutes na playing time. After 6 months, na-trade si Fernando sa team ng Houston Rockets. Sa kanyang ikatlong team sa NBA, nakuha nito ang kanyang career average, 7 points at 4 rebounds a game. Binigyan rin ito ng pagkakataon na mapasama sa starting lineup. Ngayong taon, na-trade ulit si Fernando at bumalik sa Atlanta Hawks. Hindi tulad ng rookie year nito noon sa Atlanta na nabibigyan siya ng playing time, ngayon ay bumaba na ang binibigay na playing time sa kanya at hindi na masyadong pinapasok. Nag-average lang ito sa 2022-23 season ng 3 points at almost 2 rebounds sa 8 games na may average na 5 minutes sa game. Hindi rin natin masisisi ang Atlanta dahil sa ngayon mabibigat din ang kaagawan ni Fernando sa posisyon. Nandyan sina Clint Capela, John Collins, ang pausbong nilang mga rising stars na sina Okongwu at Jalen Johnson. Ngayong taon naglaro si Fernando sa Angola's men's national team para sa FIBA World Cup African Qualifiers at nag-average ng 11 points, 6 rebounds at 1.7 assists sa loob ng 3 games. Hindi pa naglalabas ng official lineup ang Angola para sa World Cup at masyado pang maaga para ilabas ang Final 12 nila. Pero bukod kay Bruno Fernando, kailangan din tutukan ng Gilas ang mga local players ng Angola. Sa nakaraang FIBA African Qualifiers para sa World Cup, nagkaroon sila ng record na 10 wins at 2 losses. Ang bansang Cote d'Ivoire lang ang bumahid sa record nila, just by 1 point sa Game 1 at 2 points sa Game 2. So ayun lang, let's see kung makakabawi ang Gilas sa pagkatalo nila last FIBA World Cup against Angola. Redemption nga ito kung maituturing para sa Gilas. At this point, bumaba ang ranking ng Pilipinas na nasa 40, samantalang rank 41 naman ang Angola. Hindi nagkakalayo sa ranking. Ngayong 2023 World Cup, we expect na much better Gilas team na ang makakalaban ng Angola. Dahil way back 2019, goal na talaga sa oras ang Gilas para makabuo ng chemistry at sistema. Ang ginawa na lang kasi ay kinuha na ang best available talent sa PBA. At ayun na, konting practice tapos banat na agad sa World Cup. Pero ngayong taon, sabihin na natin na wala pang official lineup ang Gilas. Pero may ilang mga players na ang masasabi nating makakasama sa Gilas pool para sa World Cup. Meron pang 3 months para mag-practice ang ating national team. Nakakahinayang lang dahil last 2 years, nakikita na natin ang improvements at progress ng national team with Coach Tab. At bigla na lang nawala at bumalik ulit tayo sa square 1. Nangyari na at wala naman na tayong magagawa. At the end of the day, nandito pa rin tayo para suportahan ang ating national team. Speaking of support, malaking advantage para sa Gilas na sa bansa natin haharapin ang World Cup. Panigurado, mas madadagdagan ang motivation nila para makabawi sa Angola. Ang game schedule ng Philippines versus Angola ay sa week 2 ng FIBA World Cup, August 27 sa Smart Araneta Coliseum. So ayun lang, abangan ng part 2 ng ating series. Like the video kung nagustuhan mo. This is G Basketball na. Thank you for watching.